Nangyari kasi dyan, itong mga butas-butas na yan, yan po ay palatandaan na yung tile adhesive na ginamit nila dito ay basang-basa. Ayan o. Kasi hindi siya mamumuo ng ganito na kapak mga kamasta o kaya ampaw kapag ka ito ay hindi basa. Kasi oras na medyo malapot yung tile adhesive na ginamit natin dito, at the same time, na-fill upan mo lahat yung likod ng tiles natin, eh maayos na maayos po yan. Kaya nga po siya nagkaroon ng ganitong problema. At bakit nga ba nagkaroon din ng ganito? So yun na nga po yung naging dahilan niya kung bakit nagkaganito ay basang-basa po yung tile adhesive na ginamit natin. Kasi... Hey, what's up mga kamusta? Magandang magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa isa sa mga proyekto natin. At dito mga kamusta, magbibigay tayo ng idea kung ano nga ba nangyari sa tiles na ating gagawin ngayon. Kung ano nga ba yung naging cause nung pagbaklas ng mga tiles na dito ngayon sa isa sa mga gagawin natin. So, hindi tayo yung gumawa dito kung saan ito ayusin na natin. Bali, nandito na yung mga tropa natin. At ano nga ba yung pinakamagandang materials natin gagamitin? So, tara. Okay, nandito tayo ngayon sa project natin na bago, mga kamasta. So, itong gagawin natin dito ngayon ay mag-re-repair tayo. O kaya, tatanggalin natin yung lumang tiles na kung saan, kung napanood nyo sa reels natin, mga kamasta, ay talagang as in ganito yung itsura niya. Yan. So nag-aangatan, kumbaga talagang may tumataas, may lumulubog, at may mga natutuklap. Kung saan, eto na siya ngayon. Eto na yung mga tiles na inalis natin dito sa loob. So yung tiles na ito mga kamasta, kung makikita nyo, ayan o. Eto yung tiles na kung saan porcelain type mga kamasta na 60x60. So ano nga ba yung naging dahilan niya kung bakit nagkapakan at the same time, bakit siya umalsa lahat? Bakit siya umangat? Bakit nga ba? So ano nga ba yung konting kasagutan natin para sa dahilan ng ganitong nangyari mga kamasta, no? Sa kadahilan ng ganito. So dito, ongoing yung ginagawa ng tropa. Yan. So pinapabaklas ko muna yan. Lahat yan hanggang doon. So halos lahat to hanggang dito sa kwarto na to. Yung kwarto. Ayan. At bakit nga ba pumalas mga kamasta? Kung makikita nyo, yung itsura nung ginamit na proseso dito mga kamasta. Ayan o. So mas marami siyang mga ampaw mga kamasta. Ano nga ba yung ampaw na tinatawag natin? Ayan o, wala siyang laman. So, ano nga ba yung pamamaraan nila na ginawa nila dito? So, hindi ko naman sinasabi o kaya sisiraan yung mga gumawa dati. But then, ito, ibabagi lang natin kung ano nga ba yung nangyari. So, bibigyan ko lamang kayo ng konting idea kung bakit nga ba nagkapakan yung tiles na to. Kung bakit nga ba nabaklas lahat. So, dito mga kamasta, makikita nyo dito. Ito yung kung saan, ito yung sa may flooring niya. Yan, ito yung pinaka drive yung sa may mortar natin na nandun sa ilalim. Tapos ito naman yung nakadikit sa tiles. Na kung saan ito yung tile adhesive mga kamasta, ito siya. Yan, kung makikita nyo, ito yung likod ng tiles. Ito yung adhesive na dinikit natin sa may tiles. Ngayon mga kamasta, kung bakit nga ba nagkapakan to? Kasi ang tiles mga kamasta, oras na may kumapak yan at the same time, pare-parehas yung sakit niya. Ano nga ba yung pare-parehas yung sakit niya? Yung ganito po, na halos lahat po kasi na ito, parang may honeycomb o kaya binahayan ng mga, yung mga honey o kaya naman yung, o kaya naman langgam, parang ganon. Parang may mga dinaanan sila, yung kumbaga, parang anay, parang ganon. So, kung mapapansin nyo, hindi siya 100% kasi na ito na fill upan to ng buo. Yan. Makikita nyo itong butas-butas na to. Yan. Bakit nga ba nagkaroon ng butas-butas na ganyan at the same time, may mga kapak na part. So, ito kasi yung ginawa nila dyan mga kamasta, no? Yung dry pack na ginamit doon sa may ilalim o kaya yung pinaka-mortar natin, okay yung dry pack. Talagang as in okay, okay yung dry pack na ginamit, but then yung topping na ginawa nila dito, bali yung nag-dry pack sila, tapos nilagyan nila ulit ng tile adhesive sa ibabaw, tapos may panibagong tile adhesive doon sa may likod ng tiles natin. Ito yon.
yung sa tiles na to, may dinikit to na tile adhesive. Ngayon, meron din siyang tile adhesive dun sa may pinaka-mortar natin. Ngayon, ang nangyari dyan mga kamasta, yung tile adhesive na nilagay nila, kahit na sabihin mong dry pack kasi yung nilagay mo dun sa may pinaka-halo niya o kaya yung pinaka-mortar niya. So, dry pack, ibig sabihin dry na dry po yan. Ngayon, yung tile adhesive na nilagay nila dito sa may likod ng tiles at saka yung bago nilagay itong tiles kasi naglagay sila eh. Ayan o. Meron din yung parang ginuhit-guhit. Ayan, yung tawag na ito. Asan? Ito. Yung meron silang guide na pang hagod yan. O kaya yung tawag kasi na ito yung parang suklay siya mga kamasta na para mailagay natin yung tiles na yan. Bali yan, dalawang tile adhesive. Tile adhesive sa ilalim, meron din tile adhesive sa likod ng tiles natin. Ngayon mga kamasta, ang nangyari kasi dyan, itong mga butas-butas na yan, yan po ay palatandaan na yung tile adhesive na ginamit nila dito ay basang-basa. Ayan o. Kasi hindi siya mamumuo ng ganito na kapak mga kamasta o kaya ampaw kapag ka ito ay hindi basa. Kasi oras na medyo malapot yung tile adhesive na ginamit natin dito at the same time, na-fill upan mo lahat yung likod ng tiles natin, eh maayos na maayos po yan. Kaya nga po siya nagkaroon ng ganitong problema. At bakit nga ba nagkaroon din ng ganito? So yun na nga po yung naging dahilan niya kung bakit nagkaganito ay basang-basa po yung tile adhesive na ginamit natin. Kasi oras na pinukpok mo yung tiles, namumuo ng hangin yan. Namumuo ng hangin na kung saan nagiging ampaw na siya. Yung mga bawat paligid nito, bawat pagitan ng mga tiles natin, nagiging ampaw na rin siya kasi nga yung tubig na meron dun sa may adhesive natin, lumalabas po yan dun sa bawat pagitan ng tiles na nilagay natin. Kaya nga po kung napapansin ninyo, kung basa yung tile adhesive na ginagamit natin, may part na lumalabas yung purong adhesive dun sa may pagitan ng bawat tiles. Kaya pagka pinupukpok natin yan, nagkakaroon ng bubbles sa loob. Kung saan yung bubbles na yon, eto siya. Ibig sabihin, yung hangin na meron dun sa loob ay nagiging ampaw na po yan. Nagiging ampaw na po lahat. So kaya po ganito yung nangyari dyan. So halos lahat ng pagitan nito kung mapapansin ninyo. Ayan yan. Nagiging ampaw kasi nga umangat na yung tile adhesive na meron dito sa pagitan natin. Kung saan yung hangin na lamang po yung natitira. Yun po yung naging dahilan po nito. So ibig sabihin, nung naging ampaw ito, meron isang tiles na kung saan siguro nabagsakan natin ng mabigat na bagay. Yung tiles na yon nagkaroon na siya ng problema na kung saan natamaan o kaya nabitak na yon. Tapos, dahil sa tiles na yon lahat na po yan, nagsusunuran na siyang nagkapak. Kaya halos lahat po yan, iisa lamang po yung dahilan niyan. Kasi nga, naging ampaw na po lahat. So, kung mapapansin ninyo, ayan. So, dapat yan walang ganyan. Mga butas-butas na ganito. So, dapat yan walang ganyan. So, ibig sabihin, kapag ka ganun yung proseso mga kamasta, so hindi naman natin nilalahat mga kamasta. Meron mga proseso tayong mga sinusunod o kaya kanya-kanyang diskarte na tinatawag. Pero dito mga kamasta, ito lamang po yung sample na kung saan sa paggawa ng tiles mga kamasta o kaya paglalatag natin ng tiles, kaya kung mapapansin niyo lahat ng pagitan, ganyan din siya. Kaya nga, dito sa may gitna niya, bilog-bilog yan. May mga ampaw na part na yan. Kaya yung proseso na yan, mga kamasta, ito yung sinasabi natin na pagka nilagay mo yung mortar, nilalagyan natin ng buhos yung ibabaw niya, tapos nilalagyan natin ng tile adhesive ulit yung likod niya. Which is okay naman yon, but then ito lang kasi, ang naging dahilan lang talaga nito yung basa na pamamaraan o kaya yung basa kasi yung tile adhesive na nilagay natin dyan. Kaya naging ampaw lahat. Kaya lahat yan, hindi siya nakapilapan. Kasi ito na yung nagbibigay ng hangin mga kamasta. Ito siya. Lalo na kung masyadong malalim. So dapat yan saktong-sakto lang dapat. So tingnan nyo, halos lahat to. Ayan. Kaya nga ang ginagawa namin dito, nagba-back to zero tayo mga kamasta. No? Yung back to zero na ginagawa natin, tinitiktikan natin lahat yan. Yung mortar na meron dito sa may flooring na to, inaalis natin yan. Nililinisan natin. Kasi oras na okay naman to na patungan natin sana to. Kaso nga lang, itong mga ampaw na part na to, pwede siyang, may possibility pa rin to na umangat. Kasi ito, may mga part na lumulubog yan. Kaya kung makikita nyo to,
Yan. Kung mapakikita nyo to, ito ampaw na yan. Walang laman yan sa loob. Kaya siya nabitak. Ayan. Ampaw yan. So, hindi lamang ito yung makikita natin. Marami din. So, dito sa part na to, ito, meron din siya. So, halos lahat po yan. Ayan. Ampaw po yan. Kaya pag tinuklap natin to, yung mga hindi kumapit na part, yun po yung nagiging dahilan niya kung bakit umaangat yung tiles natin. So, hindi siya yung, hindi lamang dahil dun sa tiles na ginamit, pero hindi naman natin masasabi na yung mga tiles kasi mga kamastan, depende lang talaga yun sa installer o kung paano nga ba natin siya kinakabit. Kasi dito makikita at makikita nyo na kung bakit yun yung nangyari. Naging ampaw lahat. Kasi nga, yung hangin na meron dun sa ilalim ng tiles natin. Ito, mataas na yung mortar na ginamit dito. O kaya, yung mas, ito, mas mababang level na to. So, ibig sabihin, mas mataas na yan. So, halos lahat yan, ginigiba namin para maalis yung dating mortar niya. Ayan, sa gilid niya. So, oras to na minamap natin, mas lalong umaangat yung nasa ilalim niya. Kasi oras na may tubig yan, nagkakaroon ng moisture sa loob. Although ginagamit naman natin to sa kahit sa CR, pero dito mga kamasta, dito kasi kumbaga talagang lahat kasi yun yung naging dahilan niyan. Lahat 'yan talagang nagkapakan. Yan. So, yung gagamitin natin ditong materyales, ito makakatulong din to para sa inyo. Makakatulong din to na yung paggawa natin. So, dito may materyales na tayo na tile adhesive. Ayan. So, ito gagamitin pa natin to o kaya madadagdagan pa to kasi paunang delivery lang to. So, ito gagamit tayo ng tile adhesive na ABC. Ayan. So, yan yung gagamitin natin. Tapos, yung whole seam cement na 40 kilograms. Tapos, yung uri ng buhangin na gagamitin natin. Yung panukat natin dyan ay yung 1/4. Yun, yung 1/4. Ayan si Kuya Oblong. Na may kasamang mga bato-bato mga kamasta, no? Ayan. Kung saan yung 1/4 na yan, nasa sala ng 1/4 natin na screen. Ayan yung gagamitin natin na buhangin doon. So dry pack method din yung gagamitin natin. Kung saan ibabahagi din natin kung paano nga ba yun. Ayan si Uncle Edwin, no? Yung foreman natin dito. Yeah, pakaabangan nyo to mga kamasta, no? Kaya Ma'am Josie, thank you so much po Ma'am Josie sa tiwala. And also Ma'am Freida. Kasi si Ma'am Freida yung daan namin dito mga kamasta. Ito yung bahay ni Ma'am Freida. So, ito rin yung inaabangan ng tropa. Hopefully makuha natin. But then, hindi pa naman natin masasabi na makuha natin. Pero ito pinapanalangin natin siya po. Hindi lang naman hinabol natin yung trabaho kundi yung blessing. So, ito yung bahay ni Ma'am Freida. Shout out kay Ma'am Freida. Maraming salamat Ma'am Freida, no? So, yan, mga kamasta, no? Kaya, kung maaari mga kamasta, ito, magbibigay lang naman tayo ng idea kung paano naman yung pamamaraan natin para maiwasan natin yung ganitong problema ng pamamaraan ng pagkatalis natin. So, ayun ay konting idea lamang, hindi naman natin i-insist na yun yung gagawin ninyo. Pero ito, bibigyan ko kayo ng idea yung pamamaraan namin. So, pwede nyong pagbasehan to. At kung may mga katanungan pa kayo mga kamasta, pwede nyo kong i-message sa aking FB page, The Alan Builders mga kamasta. So, pakaabangan nyo to. Sa ngayon, ito muna yung tratrabahuin natin. Medyo matrabaho o kaya matagal talaga yung proseso pagka ganito. Kasi kailangan nating tuklapin yan para bago tayo magsimula. Kasi ito mga kamasta, sabihin na natin na hindi naman siya yung basta-basta kasi mga kamasta, pag tinuklap mo, pwede mo nang latagan. So, may mga sinusunod pa tayong proseso bago natin siya lalatagan. So, ayan mga kamasta, pakaabangan nyo itong gagawin natin dito. Muli kay Ma'am Josie at kay Sir, thank you so much po sa tiwala. Ayan. So, ayan, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.